Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Pagsukat ng area gamit ang angkop na unit ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, ating pag-aaralan ang pagsukat ng area gamit ang angkop na unit. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagsukat ng area gamit ang angkop na unit. Bumili sina Leslie at Gusyo ng libro sa mall. Ano ang tamang unit na dapat gamitin sa pagsukat nito at ano kaya ang area ng libro na kanilang binili? Gamit ang panukat tulad ng ruler at panukalang tape, makikita sa larawan na ang libro ay may 20 sentimetrong lapad at 27 sentimetrong haba. Gumamit ng angkop na panukat ayon sa hugis o laki ng isang gamit. Halimbawa, ruler para sa mga maliliit na bagay tulad ng libro, kwaderno at orasan na ginagamitan ng sentimetro sa pagbilang ng sukat. Panukalang tape naman para sa mga malalaking pagsukat tulad ng sahig sa bahay, hardin at mga kalsada na ginagamitan ng metro sa pagbilang ng sukat. Gawin natin. Piliin ang pinakaangkop na unit na dapat gamitin sa sumusunod. Isulat sa patlang ang sentimetrong kwadrado o metrong kwadrado. Ang lamesa ay metrong kwadrado. Ang kwaderno ay sentimetrong kwadrado. Ang sahig ng kwarto ay metrong kwadrado. Ang lagayan ng sapatos ay sentimetrong kwadrado. Ang libro naman ay sentimetrong kwadrado. Ang hardin ay metrong kwadrado. Ang kama ay metrong kwadrado. Ang papel ay sentimetrong kwadrado. Ang case ng lapis ay sentimetrong kwadrado. Ang kotse naman ay metrong kwadrado. Gawin natin. Ibigay ang angkop na unit sa sumusunod na mga sitwasyon. Ang unit na angkop para kunin ang area ng kumot ay metrong kwadrado. Ang angkop na unit para masukat ang area ng sweep pool ay metrong kwadrado. Anong angkop na unit ang gagamitin ni Marjo sa pagsukat ng area ng hardin?
metrong kwadrado. Nais ni Doy na sukatin ang area ng kusina. Ano ang angkop na unit ang dapat niyang gamitin? Metrong kwadrado. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Mathematics. Paalam!